binalikan ang Dolomite Beach dito sa Manila Bay, kung saan ay inabangan natin yung paglabas ng sunset dito sa Dolomite Beach. So kung natatandaan nyo guys, nakaraan ay pumunta kami dito araw ng Miyerkules at na-vlog ko na rin yung Dolomite Beach. Kaso nga lang, malaking pinagkaiba dahil nung pumunta kami dito last ay umaga siya, tapos araw ng Huwebes. So kukunti lang yung ating mga kapatid na namamasyal. Ikumpara natin ngayong araw na ito na pagpunta ko, pagbalik ko rito, ay marami tayong mga kapatid na nag-aantay din siguro na namamasyal dito para makita nila yung sunset dito sa Dolomite Beach Resort. So ito guys, papakita ko sa inyo. Iikot-ikot natin yung ating camera habang nandito tayo para ibahagi ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa Dolomite Beach pag ganitong oras. So marami tayong naririnig kanina dito sa mga kapatid natin na nagkukwentuhan iba't ibang kwento na kanilang pinag-uusapan tungkol sa Manila Bay. So alam naman natin guys na bago naitayo or bago na naipublish tong Dolomite Beach ay marami na tayong kwento dito naririnig. So kanina nga habang nag-iikot tayo ay naririnig natin yung ating ibang kapatid, lalong-lalo na yung medyo kasing edad natin, na alam nila ang istorya dito. Yung iba naman haka-haka, pero nasa atin na yun kung paano natin paniwalaan yung kwento na to. So sige lang, lakad lang tayo at kumukuha ang mahalaga, nakakuha tayo ng magagandang video. So tara guys, samahan nyo kaming mag-iikot dito. Nga pala guys, ang inyong lingkod ay solo flight ngayon at mag-isa lang talaga tayong pumunta. Bumalik ako dito dahil gusto kong talagang makuhanan at may i-vlog uli ang Dolomite Beach na ako lang. Kasi pag mayroon tayong kasama habang nagbablog tayo ay alam naman natin na hindi natin maiiwasan yung tawanan, kwentuhan, hindi ako nakakapagpukos. So ngayon sinadya ko na ako lang mag-isa dito para makapagpukos ang iyong lingkod. Ayan, nakikita na natin, no? Ang ganda ng ang ganda ng atmosphere ng tanawin at saka yung bangunong simoy ng hangin na nanggagaling sa dagat. So ngayon guys, nakikita ko yung ating tubig dagat, malinis, wala na yung water lily na nakita natin nung nakaraang punta natin dito. So maganda tingnan pag mga ganito palang oras guys, pumunta rito sa Manila Bay. So tara guys, ikot-ikot tayo para makita nyo kung gaano karami ang ating mga kapatid na namamasyal dito sa ganitong oras. Kung napapansin nyo guys, maraming bata dito ngayon at magulang, alam naman natin, 2 taon mahigit tayo, sobrang 2 taon nasa pandemic tayo. So ngayon talagang bumabawi yung ating mga kapatid para nakawala sa hawla. Ayan, picture taking talaga sila, bumabawi, picture dito, picture doon, sige lang, ayan. Ang ganda nga naman talaga ng tanawin guys, pag kayo mismo pumunta dito ng ganitong oras guys, grabe, sobra ang ganda. Kakaiba siya pag ganitong oras kaysa ikumpara mo pag umaga. Iba yung pakiramdam sa ganitong oras pag namasyal ka. Siguro malamig yung klima nung panahon, plus pa yung sunset na napakaganda. Ayan, kung makikita nyo, ayan guys, so sarap sa pakiramdam. So ikot pa tayo guys. Alam naman natin guys na ang Dolomite Beach po ay hindi po gaano kalakihan. Kasi tulad ng sinabi ko sa una kong video, yung bawat dulo nitong Dolomite Beach ay hindi pa po siya tapos sa construction. Kaya may nakalagay doon bawat dulo, restricted area, bawal po tayo lumagpas doon. So dito tayo nagkasya sa harapan, medyo
malawak-lawak din naman konti, hindi lang natin alam kung gaano ka lawak to. So ayan, makikita nyo, marami talagang namamasyal pag ganitong oras. So kung malapit lang tayo dito, siguro may part 1, part 2 tayo, pa hanggang part 4 pa yan. So yun na nga, andito na naman tayo, ang inling code, basta na lang pumunta, wala na naman tayong stick nila, so mano-mano na naman tayo mag-video guys. Nakakaingit yung ating mga kapatid nandito. Lahat sila may mga partner. Samantalang ang inling ko, sulupply tayo ngayon. Para mayroon din tayong ilang kapatid natin dito guys na nagba-vlog din. Nagba-vlog din sila. So mamaya ay lalapitan natin sila. At katulad ng dati, katulad dating gawi, ay hihingiin natin yung kanilang YouTube channel at tayo ay makikipagkikita sa kanila. Makikipag-ibigan para dagdag sa ating subscriber, syempre, at supportahan na rin natin sila. Ang isa pang nakakatuwa dito guys ay dito sa ating bandang likuran ay makikita natin yung ating makikita natin dito ang naglalakihang mga establishmento at parang nasa ibang bansa tayo ika nga. So itong Manila Bay na to guys ay magkakatabi-tabi na lang to sila, katabi nito mismo yung US Embassy. Dito lang to matatagpuan sa may UN Avenue. So madali lang siya puntahan guys kung gusto niyong pumasyal dito. At pwede lang tayo magtanong-tanong. Kasi yung iba guys, may nakikita po sa mga nagko-comment dun sa ibang naunang na vlog ng ating mga kapatid na vlogger. Nagtatanong sila kung paano pumunta dito sa Dolomite Beach. So, hindi ka nalalayo. Diba? Halos isang sakay na lang mula sa Mua papunta dito sa Dolomite Beach. Tapos kung gusto mo pumunta ng US Embassy, PICC, Rizal Park, ayan. Hindi ka nalalayo guys, dito na to, magkakalapit lang to sila. Kung hindi ako nagkakamali. Masarap dito magmuni-muni. Pag mayroon kang gustong, gusto mo magkaroon ng peace of mind, punta lang kayo dito at itaon nyo lang ng mga ganitong oras. Ayan. Pwede kayo magsulo dito. Para ma-relax naman natin yung ating mga isip na marami na tayong problemang dinadala. Ayan. Kahit maraming tao dito guys, nakaka-relax talaga yung klima ng panahon at saka yung magandang tanawin. Huwag lang kayo pumunta dito guys pag maulan. Kunin ko na rin pala ang pagkakataon. Ayan, gusto ko lang i-shout out ang aking pamilya dyan sa Mindanao. Lalong-lalo na yung ating mga kapatid, kapatirang Muslim dyan sa Mindanao. Ayan, mega love shout out. Especially sa aking pamilya, ang Tano family, Tistua family, Samyon family, Banduho family, Gansel family, Sumbilon family, ayan yung ating mga kapatid at ang ating mga kaibigan dyan sa Alingit Girls, ang Bruson family at Kurayang family at sa aking grupong RSAP, Cavite. Mega love shout out sa aking mother club, CCRG. Mega love shout out, SRC Kawit, mega love shout out. Ayan, binabati ko kayong lahat. Maraming maraming salamat sa mga kapatid natin, kaibigan, pamilya na walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana huwag kayo magsawang suportahan ako at panoorin ang bawat vlog na aking i-upload sa aking YouTube channel. Dahil alam nyo naman po kung para saan yung aking pagsusumikap.
para po sa ating charity. Sana pagdating ng araw, suswertihin din tayo. Ayan. Alam ko makakamit din natin yung ating kunting minimiti. Ika nga. Kanadang namalimo so ka ikhlas kanu ka puasa na ini suruh Allah syai kanu du magisra istanu salibur kanina suram Sa kanusan
para sa kita lang. Mag-isop ko kami kay Sir J. Paniya? Kaya mapiyak ang video din. Why? Puluhan doon ang lagu sinamaga gitu sandal na ulan himinuki ibuan doon na loko na mangigis madagdaw kuda sunasahi ugeda di Panginindu ku tanpa petindikan upang sahuro sabunda kesanan dan suka handa yang tanpa sutipu memagayu kana panggagawan sa the Philip Morris house kanu kapag kailanin kanu kapag isa-isa no mga bangsa mo and of course kanu the King of Morris house and all my family aditin tuwan nito sumatak mo jahitin ang narasan ko pagkana huditan mo magayon mag-isla-isla dinito matumanso nga pasada sagot na kesa tingnan suka handa ngayon ba so tipo pagaling ng ilang para sa pidalotanis niya.